Hi guys, magandang umaga. Ayan, good morning. Hindi ko naabutan tong pagbuka nito kagabi. Ang dami niyang flowers na bumuka kagabi. Ang bango. Ayan pa, may kambal pa. Marami pa naman tayong aabangan na bumuka. Ito pa. Tapos ayun pa sa taas. Ayun, ang aabangan natin bumuka. Welcome back to my channel. Ako si Rosel, ang kahardinera. So ngayon, ipapakita ko nga sa videong ito, ipapakita ko sa inyo ang first bloom ng dragon fruit ko. So ngayon, season ng dragon fruit na mag-bloom. Kaya ipapakita ko sa inyo. So sa hindi pa nakakakita ng bulaklak ng dragon fruit, so panoodin nyo yung video ko at makikita nyo kung anong itsura at kung anong ganda ng bulaklak ng dragon fruit. So itong ipapakita ko sa inyo ay common variety ng dragon fruit. Isa sa common variety dito sa Pinas ng dragon fruit. So, automatic, after niya mag-flower, mag-fruits na siya kasi self-pollinating siya. So, automatic, pag nag-close yung flower niya, start na ng fruiting niya. Start na ng count ng fruiting niya. Siya nga pala, dapat mahaba yung video ko, kaya lang sa kasamaang palad, aksidente, na-delete ko yung video ko. Ayan, lahat ng video ko na-delete ko. Kaya yung hirap ko sa pagbabantay ng, pagbibideo ng pagbuka ng bulaklak ng dragon fruit ay nawala. Kaya konti lang yung maipapakita ko sa inyo. Medyo maikli. Pero at least makikita nyo pa rin yung ganda ng bulaklak ng dragon fruit. So, ayan. Night bloomer nga pala yung dragon fruit. Kaya talagang nung gabing yon binantayan ko siyang mag-bloom. Ang tagal ko siyang binantayan. Muntik pa ako mahulog sa hagdanan kasi medyo mataas yung area ng... Yung area na kung saan nakasabit yung dragon fruit ko, medyo mataas kaya gumamit pa ako ng hagdanan. So, ayun, sayang lang kasi yung pagbibideo ko kasi nabura nga. Pero, sana may gustuhan nyo yung ipapakita ko sa inyo at magandahan kayo sa bulaklak ng dragon fruit. So, hali kayo, panoodin nyo yung video ko. You like a lonely man. We don't need you, not like everyone. That's, he's why I choose you. The one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for a scene. Because we are the team, it's in the lead. Make we'll be right back.
Guys, yan ang bulaklak na dragon fruit. Sana nagustuhan nyo at nagandahan kayo. So, sa mga susunod kong video, ipapakita ko naman sa inyo ang iba't ibang klase ng bulaklak ng dragon fruit, ang iba't ibang uri ng dragon fruit, kasi hindi lang tatlo ang uri ng dragon fruit, kasi yun lang alam natin. Yung mga common varieties, yung mga red, purple, white, ayan, yun lang yung alam natin, kalimitan nating alam dito. Pero yun nga, sa pagko-collect ko ng dragon fruit, unti-unti ko nalaman na sobrang dami palang varieties ng dragon fruit, nasa 100 mahigit. So, iba't ibang varieties ng dragon fruit, iba't ibang klase ng bulaklak niya. Yung mga hybrid varieties ng dragon fruit, sobrang gaganda ng mga bulaklak. So, yun nga ang ipapakita ko sa mga susunod kong videos. Kaya sana po abangan nyo at supportahan nyo po ulit ang aking mga susunod na videos. So, sa mga sa nagustuhan ng aking videos ngayon ng flower ng dragon fruit, please hit the like button at sa hindi pa nagsusubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel at pahit na din po ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang palabas. Ayan, maraming salamat. At magsha-shoutout nga lang pala ako sa aking mga team. Mega shoutout sa Team The Wild Flowers, Team Tulungan, ayan, Team Zombie, mega shoutout, Team SPG, at mega shoutout sa Team Kabuting Ligaw. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat. Salamat sa suporta lagi sa aking mga palabas. Ayan. So, ngayon, ako nga pala ay magpuputol ng mga unwanted sprout na naman, yung mga sanga na hindi kailangan ng dragon fruit. Kasi dumadami na sila at saka medyo marami na tayong halaban dito sa ating mga dragon fruit. Marami ng insekto at saka nagkaka-rash fungus na siya ngayon kasi patuloy nga yung pag-ulan, yung kasi yung sanhi ng mga rash fungus. Nag-ulan na kasi ngayon kaya mabilis din lumago ang dragon fruit, kaya kailangan inspect din natin at saka i-trim ang mga hindi kailangan sanga para makapag-focus sila sa mga main branches nila, para mas lumago ang main branches nila. Kasi pagka sobrang dami sanga, hindi sila ganong lalago, hindi makakapag-focus ang main branch. Mag-aagawan sila ng enerhiya. So ito nga pala yung mga dragon fruit ko na, ayan, alalago na nila. Ayan, alalago na nila, wala na ako madaanan. Pag dumadaan ako, ayan, medyo kailangan dandahan kasi tinan nyo, oh, na ano ko, dadali pag dumadaan dito. Kasi sobrang lalago na nila. Kasi ang spacing nila is medyo makipot. Tapos tinanggal ko na din yung ano, yung net dito, tinanggal ko na. Kasi nagtatag-ulan na, nababawasan na ng sikat ng araw. So, kaya tinanggal ko na yung net. Aray! Okay. Ikaw. So, ayan na guys, ang aking dragon fruit. Puputulan ko na siya ng mga hindi kailangang sanga. Tapos ko na nga pala yung net guys, kasi nagtatag-ulan na, nababawasan na yung sunlight nila. Hindi na ganun kainit. Ayan. So, kita nyo ba? Tago na niya. So, itong sangang to, napakadaming ano, branches, kaya hindi siya pwede. Hindi mag-grow ng ayos, babawasan lang natin siya ng branches. Kasi sa isang main branch, tatlong branch lang ang aking tinitira para maging malusog ang ibang branch. So, tanggalin lang natin to. One, two, three. Wait lang. So, ito tanggalin din natin. Tsaka ito. Ayan. Tatlong branch lang yung tinitira ko para maging malusog. Makapokus sila ng paglago. Hindi mag-agawan masyado. Ayan. Tapos ito pa.
ito yung sobrang lago ko na talaga. Ayan. Halos wala akong malakadan dito. So, ayan, kasi tag-ulan na nga. Kaya ang lago na nila. Pati yung mga damo, lumalago na din. Ayan, buti nila meron tong bato. Kung hindi, sobrang daming damo na agad nila. So, ito yung sobrang lago. Tapos, ito yung hindi kailangan na branch. Ayan, nagkakamero sila ng rust fungus, kaya kailangan ko na mag-spray. So, ito, tutubuan ng sprout. Ayan, tatanggalin na natin itong mga sprout o branch na hindi kailangan. Para makapokus. So, napaka-healthy ng sanga nito. Tsaka, ang ganda. Ayan, napaka-healthy niya. Nilalago. So, yung iba lang, pinakapitan ng sakit. Ay, ito nga pala, yan. Bigyan ko kayo ng update dito sa ating pinutol last time. Ito, yung pinutol ko last time. Kung makikita nyo, doon sa video ko ng how to trim or prune dragon fruit. Ito na yung sanga niya. Lumago na siya. Tapos, di ba, in-stop natin yung ano, yung pagkabulok niya dito. So, ito na siya. Tapos, ito na yung sanga niya. Ayan. Maabot na siya sa itaas ng gulong. Maabot na yung sanga niya sa itaas ng gulong. So, ito lang. Ito yung isang sakit ng dragon fruit. Ayan. Nagkakameron siya ng batik-batik. Ayan. Pero hindi naman to ano. Hindi siya rust fungus kaya hindi ko siya tatanggalin. Medyo nagkabatik-batik lang siya. Gawa ng patuloy na pag-ulan. Overwater. Overwater siya. So, yun lang. Salamat!